The news day continues here on One News Now. I'm Pauline Verzosa. Justice Secretary Boyeng Remulla recommends the filing of criminal charges against Tony Yang over pursuing his deportation. Remulla said that it would be more convenient to deport Yang to China. However, he stressed that the government should get to the bottom of the case of faking birth certificates. Yang admitted to authorities that his Philippine birth certificate is fake. The brother of former Duterte economic advisor Michael Yang was confirmed as Chinese citizen Yang Jianxin. Now, Senator J.V. Ejercito believes that dismissed Mayor Alice Guo is just a pawn in illegal pogos. And this comes after the Senate granted Guo's request for an executive session. Here's an excerpt from Ejercito's interview on The Big Story. What was your impression of her during the executive session? Well, you know, we may not have gotten what we wanted, no, yet, no, but I think it's already an icebreaker. I think it will be a good start, and we just have to make her more comfortable, probably. I do understand, probably, if, as I mentioned, I do believe that she is just a pawn in a web of international crime syndicate, and there is a mastermind. There are those who are more guilty, or the most guilty, and that is who we are interested to find out. And I think she is just, of course, probably scared for her life, probably because she knows too well that, you know, these triads, these syndicates are, you know, have no mercy. So probably if we can, in the coming days, if she feels more secure, if we can guarantee her safety, probably she will just spill the beans and probably tell all. And she's just asking for time for her to recall everything, because you know, she just came from a 13-hour hearing in the House of Representatives, 7 hours in the Senate, and 7 hours previously. So she was just asking for more time. Is it fair to say that the Senate believes at this point that she is not the mastermind, or is that just your own personal opinion? That is just my own personal opinion, because I'm not siding with her or sympathizing with her. But, you know, I don't think a criminal operation of this magnitude, they are young women, no, can be behind all of these operations. So I think it's a network of crime syndicates, no. So I'm hoping that she would really divulge, no, so that we can really put an end to this criminal activities of these pogos. A record number of Chinese warships have been spotted in the West Philippine Sea. The Philippine Navy says it jumped to 251, the highest by far this year. But in an interview with The Big Story, Navy spokesperson Roy Vincent Trinidad says there's nothing to be alarmed about. Trinidad also assured the public that the Philippines have assets monitoring the disputed areas. Alam naman natin na they could project more. That is still within the force projection capability of the PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia. They have more than that, but these are spread out all over the South China Sea. We still have more stories after this break. Keep it here on One News. Broadcast journalist Ben Tulfo is throwing his hat in the ring for the 2025 senatorial polls. Tulfo announced his plans of running for Senate during his visit in Marawi City yesterday. He will run as an independent candidate. In the latest Okta Research senatorial survey, Tulfo ranks second behind his brother, ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. If the Tulfo brothers will be successful in the midterm elections, they will join their brother Rafi in the Senate.
And President Bongbong Marcos will announce the Alianza para sa Bagong Pilipinas' senatorial slate for the 2025 midterm elections. The President is expected to reveal their senatorial lineup later at 10 a.m. 5 major political parties, including the President's party, Partido Federal ng Pilipinas, joined forces together to form the Alianza para sa Bagong Pilipinas Alliance. Some of the expected senatorial candidates of the administration are presidential sister Senator Amy Marcos, Interior Secretary Benhur Avalos, and former Senate President Tito Soto. And now for the latest on the weather, PAGASA is monitoring a low-pressure area outside the Philippine territory. And for more updates, we have weather forecaster Chanel Dominguez joining us on the line this morning. Chanel, good morning. Magiging bagyo ba itong LPA na minimonitor ng PAGASA at anong-anong mga lugar ang maapektuhan? Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin. So yes po, meron tayong binabantayang low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, mataas po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa pagtaya naman po natin, mababa po yung chance nito na pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng direktang epekto dito sa ating bansa. Sa ngayon, meron din tayong binabantayang cloud cluster dito sa main northeastern portion ng Batanes at patuloy po natin itong monitor kung magiging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dahil dito sa hapon natin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Palawan. For Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan po natin magiging mainit at malinsangan po ang ating ng umaga at tanghali. Hanggang hapon na mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi dulot ng mga localized thunderstorm. Yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Mm-hmm. Chanel, hihingi lang sana kami sana ng paglilinaw. Ano ba yung kaibahan ng ITCZ or itong Intertropical Convergence Zone doon sa mga habagat na nagpaulan sa atin noong mga nakaraang linggo? Yes po, ito po kasing Intertropical Convergence Zone ay salubungan po ng hangin na nanggagaling sa Northern Hemisphere tsaka sa Southern Hemisphere. Ito naman pong habagat po natin ay ito po yung Southwest Monsoon na hangin po nanggagaling po sa Southwest. Ito po yung nagpapaulan po lalo na po sa Western section ng ating bansa. Ito naman po, ang pinagkaibahan po nila, itong ITCC po kasi nag-iiba-iba po yung axis po nito. Malinsan po nasa May Palawan, Visayas, or madalas po dito lang po sa May Mindanao area. All right, maraming salamat para sa update na yan. That was PAGASA Weather Forecaster Chanel Dominguez. Ibinida ng mga eksperto ang isang teknolohiya na kaya raw tumulong sa mga magsasaka sa kanilang paghahanda para sa La Niña. At para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Papalapit na ang La Niña, kaya ang sektor ng agrikultura nanganganib sa maaaring pinsala nito. Pero ang solusyon dyan ng mga eksperto, isang bagong klase ng teknolohiya. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura ng nagdaang El Niño. Ang kinapos at kakaunting ulan kasi, nagdulot ng tagtuyot. Kabaligtara naman ang epekto sa nagbabadyang La Niña na mas maraming ulan ang pangambang ibuhos. Pero ang epekto, posibleng pinsala pa rin sa mga sakahan. Kaya sa pangunguna ng University of the Philippines Los Baños at ng DOST Picard, pinasinayaan ang Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines o SARAI Project Information System. So ito pong mga component na to ay magbibigay ng cropping decision support system and early warning na katulad nga po nitong ating kinakaharap na posibleng La Niña ay maganda po yung meron siyang early warning component. Gagamitin ng SARAI ang mga datos mula space satellites ng NASA at European Union, kabilang na ang microsatellite ng Pilipinas na Diwata. Kaya nitong malaman kung kailan ba ang tamang cropping calendar, kung anong lupa at lugar sa Pilipinas ang mas angkop taniman,
kung anong mga agrikulturang produkto ang dapat itanim sa lupa, ang mga paraan sa mas maayos na irigasyon at pest management, pati na kung gaano kalaki ang maaaring maani. Bukod sa mga datos na nakukuha sa satellites, isinasagawa rin ang ground monitoring gamit ang drone at isang mobile app. At ngayon ay iba't ibang probinsya na sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nagbebenepisyo sa mga nakakalap ng Project Saray. Yung nag-generate po ng information, yun po ay pinapadala nila through text. Ang isa pong setup ay through sa barangay. Ganun po yung setup at the moment na para po mas mura yung pagpapadala ng information sa kanila. Sa ngayon, maaari na raw magamit ang Saray sa mga gustong sumubok nito. Una nang sinabi ng PAGASA na anumang araw ngayong Setyembre hanggang sa susunod na buwan ay magsisimula na ang La Nina. At ang nararanasan daw nating sunod-sunod na pag-uulan ngayon, senyales na unti-unti na raw itong nagsisimula. Nagiging La Nina-like condition na yung ating nararamdaman or nararanasan dahil mas nagiging warmer na rin po yung karagatan na malapit sa atin. Therefore, favorable siya sa mga tropical cyclone development. Welcome para sa atin ang teknolohiya gaya ng Project Saray. Pero hindi lang ito para sa kapakanan ng mga magsasaka. Dahil ang kaligtasan ng kanilang tanim at aanihin ay para masiguro na tayo rin ay may sapat na makakain. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. And those are the top stories of the hour. I'm Pauline Verzosa. We are One News.